Magandang araw, good day sa inyo lahat, sa ating mga ka-welder hosts. Meron akong magandang balita sa inyo. Yung mga nag-aantay na mga welders natin, kung nasa ka man lugar, ito na, ano, yung mga pauwi ng Pilipinas at nagbabalak na umuwi, ito na po, nag-o-open na po yung mga welders natin. Welder Assembly, tama po yung narinig nyo. So ito mga kabakal, para sa inyo ito. Ano? Pero kung bago ka sa channel ko, please subscribe, like, and share na rin po. Ano? At syempre, hindi naman po tayo recruiter or consultant. Tayo po ay nagbibigay lamang ng guided sa ating mga ka-welder hosts, sa ating mga kabakal. Ano po? Sa ngayon po, naghahanap na sila niyan. Ano po? So bakit po dadilo may assembler? Importante po itong assembler. Ano? Papaliwanag ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Ano? Kung bakit kailangan ng assembler at kung bakit marunong ka dapat magbuo. Ika nga dapat marunong kang gumamit ng drill, marunong kang gumamit magbuo. Parang puzzle, kumbaga pag bumili ka ng appliances, binubuo mo, di ba, lamesa. So kung dapat marunong ka po, ano, sapagkat ito po ay parang training ground mo dito sa Canada, pag nag-weldan ka sa, po, sa production, may posibilidad na ilagay ka sa assembler. Kasi po, yung mga wini-welding mong parts, yun po yung ina-assembly. So kung nag-a-assembly ka at nagbubuo, mapapamiliarize ka do sa parts na ginagawa mo, ano, so maa-adjust mo yung mga pag-welding aside from sa drawing, kasi hindi naman po lahat ng drawing ay nasusunod, ano. Kagaya po halimbawa ng bushing na meron pong tornilyo yan na kailangan mong ilock yung tornilyo ng nuts, di ba? Ngayon kung medyo dikit yung butas do sa side at pag-welding mo ng paikot at nilagay mo yung tornilyo mo at nilagay mo yung lock, halos hindi mo na maikot dahil do sa welding mo, ano. So yung lalagyan mo po siya ng konting awang doon sa ulo ng nuts. Huwag mo i-weldingin nyo sa may ulo, sa may butas. Tsaka sa ilalim, sa may butas, bibigyan mo yun ng awang. So, yun po ay magiging magandang points para sa iyo. Ano? Doon malalaman mo, kaya kayo nilalagay doon para malaman mo yun. Kasi po, ang engineering drawing, pagka minsan po talagang hindi naman po yan nagiging talaga 100%. Kasi kayo pa rin po ang makakakita niyan. At yung assembler, ano, kaya ginagawa assembler welder para nasa ganun, hindi na magreklamo yung assembler na pag winelding nyo at ganun nga, hindi mailock. So, yun po, ano, yan po yung mga tips na binibigay ko sa pagdating dito, ano. So, ano po yung mga requirements natin aside para mamarunong na kayo mag-welding? So, kailangan po ng passport photocopy. Okay po. Diploma, high school, or vocational. Or kung nakapag-college ka, mas okay naman. Okay rin naman yan. So, at tapos yung resume nyo. Tapos, importante po yung employment certificate or company ID. Yan po, ano? 26 years old and above. Yan po, 26 years old and above. At medyo mataas-taas po ang hinihingi experience dito. Kaya nga sabi ko po, yung mga nasa abroad pa, habaan nyo, sagadin nyo yung experience nyo 5 years. One at a time lang pag-a-apply. Isang beses lang po. Slowly but surely. Kailangan kumpleto mo lang yan. Okay na, no? So, at least, vocational diploma, short course, certificate, like TESDA. Yan po ang sinasabi natin. Ano? So ano po yung mga main duties mo rito, yung mga common? Dapat po marunong kang bumasa ng production drawing, ika nga yung drawing at saka yung mga symbols ng welding process specification. Ano? Yung sinasabi ron kung saan mo we-weldingin, ano yung size ng welding. So ayun yun, ano? Kailangan marunong ka lang. At saka dapat po marunong ka rin gumamit ng manual at semi-automatic welding equipment and various position, yung mga position naman. Siyempre, welder kayo, alam naman. So, yun nga guys, ano, aside kung halimbawa nag-i-stick kayo, try nyo mag-aral ng welding, ng MIG, or yan, ano, mga ganon, or FCAW. Yan, ano yan sa inyo, ano, para hindi na masyadong gamit yung stick, pero ano yan eh, asset yan, dagdag point sa inyo yan, ano. At siyempre po, kaya mo dapat mag-weld ng 116, yung kapal, ano, yung mali-manipis na to, 116. So, ng mild steel. At kung ito naman ay marunong din ng aluminum, stainless, bonus din sa'yo. Yan, ano? Mas, kasi mas maraming kakompetensya, mas maganda, maraming alam. At dapat po, yung mga technical skills natin, dapat po marunong tayong gumamit ng electric tools. Yan po, ano? Yung mga grinder, mga kung ano-ano, di ba? Mga electric tools, alam niya yan, mga sinasabi ko. At dapat po marunong din mag-operate ng forklift. Pero bagamat dito naman po, yan ay requirements lang. Pero kasi dito po, pag dito hindi ka naman basta-basta po uupo ng forklift kasi magkakaroon ka pa rin dito ng halimbawa, gusto ka nilang pag-forklipin at merong training, yan, titrain muna kayo bago ka makaupo ng forklift. At syempre po, para sa mga karagdagang idea, para kung ano pa man ang mga kailangan, punta po kayo sa agency na ilalagay namin sa link.
Unahan nyo na po at ito po ay mas maganda, naka-line up na kayo ron, nandun na yung mga resume nyo, nandun na kayo. At ang maganda po rito, ito, guys, no placement fee po ito, ha, po ito. Kasi po ito, ang bagsak nyo rito, TFW kayo for sure. So wala po kayong kailangang bayaran. Ang babayaran nyo lang po dyan, yung mga medical nyo, yung maliliit na bagay, ano, yung mga pagpapaserox nyo, yung mga ganyan. Yan po, ano, nililinaw ko lang. So, no placement fee po ito. At saka pwede nyo po i-verify ito sa POA kasi meron naman po silang POA license. Ano? At para ma-clear nyo kung ano itong pinag-uusapan natin. At medyo tatagal ng konti. Pero ang importante, yung ma-line up ka. Ma-line up ka ika nga. Ano? At masabihan ka na later on na okay, kung natanggap na lahat yung mga resume at saka yung mga natanggap na nila. At tinawagan ka na ng agency na may interview na kayo. So malaking bagay na po yan. Malaking bagay kasi yan ay mga first try. At saka ganyan po ang pinagdaanan natin. So dumating po ako sa ganyan. Kaya ako tinsyaga lang na kung hindi kayo matawag at malay mo next batch. Mga ganon. Ako po nawala rin ng pag-asa dati. Pero dumarating. Kaya guys, hindi natin alam eh. Hindi natin alam mga pagsubok at swerte sa buhay. Okay? Okay. At ang pangalawa naman natin, magandang balita dito sa ating mga nagtatanong ng mga followers natin na matagal na nilang inaabangan ito, yung ating mga IT na napakaraming IT sa Pilipinas. Ito po, bound to Canada, yung mga IT natin. Ito, napakarami niya sa Pilipinas. Yung anak ko nga, ito, IT rin ito eh, si Christian, nandito. Kaya lang, nung time na pumunta siya rito, hindi na siya nakapag-intay ng pagtatrabaho dito sa IT at parang umayaw na rin siya kasi trabaho na rito siya sa food processing. Okay naman yung trabaho niya dyan sa supervisor siya. Okay. So, pwede kayo mag-ship eh. Pag nandito ka na kayo, dumating na kayo rito, anong gusto niya trabaho. So, guys, ano ang responsibilities? Anong hinahanap nila? No? At ang responsibilities niya, bagamat alam niya ito, babanggitin ko rin lang, ano? Yung mag-setup kayo ng workstation, mga computer, ano, at mga devices. Siyempre, yan naman ang usual eh. So, setup ng hardware, install na, at mag-install ka, configure, di ba? Yan yung mga usual eh, di ba? Configure ka ng software, mga driver, at mag-maintain ka and repair ng technological equipment or devices. So, yun yung mga ano mo, ano? Like dito, halimbawa, tinanggap ka rito, dito ka nilagay na IT ka, nilagay ka sa hospital. So, yun ang magiging hawak mo, lahat ng computer, ikaw nag-troubleshoot yan. So, ikaw mag-perform yan, ano, mga diagnose, lahat ng problema, ano? So, nandun na rin siguro yung mga pag-setup, pag-upload o kung ano-ano eh. Alam niyo yan guys, kasi trabaho niyo yan, yung mga IT ano. Like yung isang kaibigan ko dito, interviewin natin yung mga isang araw. IT siya sa Singapore. Nandito siya ngayon, nandito siya nagtatrabaho sa RCMP naman siya. Nagtatrabaho, maganda yung trabaho niya rito. Yun, hawak niya lahat yung system ng IT. So, yung mga computer, siya ang lahat na gumagalaw. Okay? Ganun yan eh, kung may company sila sa ibang lugar, papadala ka doon para ikaw magayos. Ang IT namin dito guys, taga Saskatoon pa sa trabaho ko sa Morris. Taga Saskatoon pa yon, kaya ang hirap na schedule pagka may problema. Matatagal lang kami bago ma-resolve. So yung requirements po, ano yung requirements? Education, high school po, high school degree or equivalent dito sa high school dito sa grade 12. Okay po, at ang mas mahaba ang year of experience mo sa pag-IT, ma-asset po yan, mas maganda, ano? Okay? Driver license. Tapos, kailangan din po marunong tayo magsalita ng English at marunong po tayo magsulat ng English. Okay po? At ang edad ay 25 above. 5 years po ang experience. At least vocational diploma, short course certificate. Ayan po, ano? At inuulit ko po, ano? No fees to be collected from the applicants. At beware po tayo sa mga illegal recruiter. Mag-iingat po tayo, double check po tayo. Kaya ito pong site na bibigay namin sa yung agency na yan, double check nyo po sa POA, pero yan po may license sila. Talagang yan po, nasa ano yan, nandyan na talagang may license sila. So, legit po ito. Pero advice po, verify na rin. At ang importante po rito kasi, no fees to be collected nga. Diba? Yun ang medical mabayaran nyo. At yun po sa mga karagdagan pa na mga requirements, better po makipag-ugnayan kayo, pumunta na kaagad kayo doon sa agency na yun. Nasa ganun, malaman nyo kung ano yung ihahanda nyo. Ano? Maganda yung nauuna eh. Makapag-submit kaagad kayo. So, mas maganda kasi syempre marami kayong kompetensya. Ito na yung maagap sa masipag. Okay guys, and I hope guys makatulong ito sa inyo ng kaunti at doon sa mga nagnanais, lalo na sa ibang bansa,
ng mga pauwi na yun, may problema silang pauwi. Eto na guys, kasi ito under pooling to, so abot na abot kayo guys. At kung maganda na ang inyong credential, may mga experience na kayo, talagang ano kayo kayo dyan, di ba? So ikaw nga, swerte magdadala rito eh. At good luck sa inyo, swerte, good luck sa inyo guys, para sa pangarap, para sa ating future, para sa mga anak natin. Good luck sa inyo at ingat, and God bless.